Hello guys, welcome to my channel sa Joshel Bernas TV. Ngayon hindi muna tayo mag-wiring. Pag-usapan natin ang part 2 sa electromechanical technician. Gaya ng sa previous video ko, sinabi ko doon kung ano bang applyan bilang isang electrician na malaki kaagad ang sahod. Ang a-applyan nyo guys ay electromechanical technician. Yun kasi ang demand ngayon dito sa Middle East. Katulad ko, ang position ko ngayon ay electromechanical technician. Ngayon ating pag-aralan yan kung paano ka ba ma-hired bilang isang electromechanical technician. Pero bago ang lahat, shout out muna kay GNB Tech Electronics TV. Sabi niya dito sa comment niya, salamat po sa pagbahagi ng inyong video tutorial. Pa-shout out po sa susunod na video niyo po. Shoutout sa iyo, GNB Tech Electronics TV. At saka kay John Robert Cabiles. Sabi niya dito, Sir, salamat po, idea. Malaking tulong po yan, especially sa mga baguhan. More power po and God bless. Pa-shoutout po from Cebu. Shoutout nga pala sa iyo, John Robert Cabiles. Para sa mga baguhan pa lang sa aking channel, kung gusto nyong magpa-shoutout, ilagay nyo lang doon sa comment section na magpapa-shoutout kayo. Ngayon guys, punta na tayo sa ating pag-usapan. Ang pag-usapan natin ngayon, paano ba mag-apply ng electromechanical technician sa abroad? Gaya ng sinasabi ko sa previous video ko, sinabi ko doon na anong dapat applyan na malaki kaagad ang sahod bilang electrician. So ang dapat na applyan natin guys ay yung electromechanical technician. Yun ang dapat nating a-applyan. Dahil nung nag-exit ako guys, itong company ko ngayon, ito yung in-applyan ko na electromechanical technician. So medyo okay din ang pasahod. Ang sahod ko kasi ngayon ay 4,600. Ang sahod ko ngayon kasi na-increase yan ako ng 400. Tapos after 1 year na naman, na-increase yan naman. Depende sa evaluation. Naka-stated yan doon sa previous video ko. Ngayon, pag-usapan natin, paano ka ba mag-apply ng electromechanical technician? Ito guys ay base na rin sa aking experience. Sa tagal ko na kasing nag-abroad, way back 2009, nag-abroad na ako hanggang ngayon. So, bali 12 years na po akong abroad. Gusto ko lang i-share sa inyo. Para naman sa mga baguhan, kung mag-a-apply kayo sa abroad, alam nyo na kung anong gagawin ninyo at kung anong dapat nyong isagot sa employer kung kayo na isasalang for interview. Bago ka mag-apply ng electromechanical technician, dapat kung graduate ka ng electrical, ang gagawin mo, mag-experience ka ng mechanical. Halimbawa, kung graduate ka ng TESDA sa electrical, dapat magkaroon ka rin ng experience ng mechanical. Ngayon ang tanong dyan, ano ba ang trabaho ng electromechanical technician? Ang electromechanical technician guys, bali, combination yan sa electrical at saka sa mechanical. Yun kasi ang madalas na hinahired ngayon sa abroad para makaless daw sila ng manpower, combination na marunong sa electrical, marunong din sa mechanical. Yun ang madalas na hinahiring ngayon sa maintenance. Kaya yun ang pagsikapan nyo guys na magkaroon kayo ng experience. Kung electrician kayo, magkaroon kayo ng experience sa mechanical. Kung mechanical naman kayo, magkaroon kayo ng experience sa electrical. Pag mayroon na kayong experience guys, pwede na kayong mag-apply sa abroad sa posisyon na electromechanical technician. Ngayon ang tanong dyan, ano bang ilalagay natin sa resume, yung sa scope of work? Ano bang dapat natin ilalagay? Ang ilalagay nyo guys, ito mga tips to no, dahil base na rin sa experience ko, ang ilalagay ninyo, base na rin sa na-experience nyo. Ngayon kung mahirapan kayo, i-search nyo sa Googles. Kumuha kayo doon ng scope of works, mga related sa inyong experience. Halimbawa, hindi kayo masyadong marunong maglagay. Mayroong mga ano doon, mayroong mga scope of work doon na pwede nyong iselect. Pero dapat guys, ang iselect ninyo na work experience, dapat yung alam nyo. Dahil baka pag tatanungin kayo ng employer doon, hindi nyo masasagot. Yun ang mahirap. Dapat, kung ano yung nakalagay doon, dapat na experience po, di kaya familiar ka.
Dahil kung sakaling tatanungin ka doon, alam mo ang isasagot mo. Ganun ang gagawin nyo, guys. Tapos ang sunod kasi dyan, question and answer. Pag tinatanong kayo sa question, guys, huwag na kayong magsasalita pa ng ibang sasabihin na hindi inline sa tanong. Kasi ang employer, na i-impress sila na kung ano yung tanong, yun din ang sagot. You must come to the point of question. Parang ganun. Pero dapat marunong din tayo konti mag-English. Kasi ako, English kalabaw lang naman alam ko. Pero dapat marunong ka mag-English kahit konti. Kasi sa ibang bansa kasi, yung mga Arabo kasi, wala silang pakialam sa English mo. As long as maintindihan nila, okay na sa kanila. Base sa experience ko, ang itatanong nila una sa electrical. Sasabihin nila, marunong ka ba sa electrical? Pag ang sagot mo oo, ang sunod nilang tanong, sabi niya sa akin, what about mechanical? Kasi English kasi yung ano namin, conversation kasi. Arabo kasi siya. Ngayon, nung sinabi kong yes, I know, doon na yung tanong. Ang unang tanong niya, nung naalala ko sa electrical, sabi niya, do you know about sensor? About the function of sensor? Sabi ko, I know the function of sensor because mostly in my previous company, we are using proximity sensor. Kasi ang proximity sensor kasi, guys, lahat na si-sense niya, lahat ng object na si-sense niya, kahit tubig na si-sense niya, yun ang kagandahan sa proximity sensor. Tapos ngayon, ang sunod niyang tanong, marunong ka ba sa PLC? Ang sagot ko doon, sabi ko, familiar ako sa PLC, I am familiar about the function of PLC, but I don't know how to program. Yun ang pangalawang tanong niya. Tapos sa sunod na tanong, sabi niya, what about motor? Do you know about the function of three-phase motor? Sabi ko, yes sir. Do you know how to connect? Sabi niya, yes sir. What about if you want to reverse the motor? What you're going to do? Sabi niya sa akin. Sabi ko, pag i-reverse mong motor, kailangan mo ng reverse contactor. What about forward? Sabi niya sa akin. Sabi ko, kung forward naman, kailangan mo ng forward contactor. Tapos ang kasunod niyang tanong, do you know about how to connect the control of the forward reverse? Sabi ko, yes, I know. Tapos dapat, guys, yung eye contact natin, huwag natin iwala. Dapat nakatingin ka talaga sa employer. Yun talaga ang pinakamagandang gagawin ng isang aplikante pag ini-interview siya. Sa reaction kasi ng mukha, minsan tinitingnan nila pati yung eye contact mo. Dapat sabihin mo ang totoo kung alam mo o hindi mo alam. Tinanong naman ako doon sa motor. Ang tanong niya kasi doon, ilang kilowatt ba ang 1 HP? Tapos sabi ko, according sa ano, sa electrical, yun ay 746 watts ang 1 HP. Wala na kasi kaming actual eh. Tanong lang niya at saka sagot ko. Yun lang ang binabasihan niya eh. Depende din kasi sa iba. Sa ibang employer daw, sabi, pinapa-actual sa'yo ng written. Pero sa akin, wala nang actual kasi sinabi ko kasi sa kanya na may experience na rin ako sa abroad. Ang kasunod niyang tanong doon naman sa Y-Delta connection. In-explain ko sa kanya, I know, I'm familiar also about Y-Delta connection. Tapos sabi niya, bakit kailangan pa daw mag-Y-Delta ang motor? Hindi ba daw ba pwede na i-Delta connection na lang? Mayroon isang tanong na ganun eh. Sabi niya, bakit daw ang motor kailangan pa mag-Y-Delta? Sabi ko kasi sa kanya, ang sagot ko doon, ang Y-Delta connection, sir, ginagamit yan pag malaki na ang motor. Ang sagot ko sa kanya, guys, ang 7 kilowatt pataas na motor, ang connection yan ay Y-Delta na. Tapos ang sabi niya, bakit Y-Delta? Kaya dapat alam nyo yan. Kasi alam mo, guys, pag malaki na kasing motor, pag i-straight delta mo yan, i-direct mo i-delta, magpa-fluctuate kasi yung ilaw. Kasi malakas siyang humatak ng ampirahe. Dahil pwersado kasi ang delta. Ang delta kasi ay high speed. Ang Y kasi ay low speed. Kaya kailangan mo na siya mag-low speed, saka siya mag-high speed. Yun ang explain ko sa kanya. Pero English yung pagkasabi ko, tinatagalog ko lang. Sabi niya, okay, what about in mechanical? Mechanical naman, sabi niya, paano daw kung mag-remove ng bearing? Sabi niya, anong gagamitin mo? Sabi ko sa kanya, ang gagamitin natin na pang-remove ng bearing, yung puller. Sabi niya, what if kung malaki ang bearing, anong gagamitin natin? Sabi ko, malaki din ang puller para ma-remove natin ang bearing. Tapos mayroon isang
pinagchichikan doon eh. Pinagchichikan sa resume ko. Ang sunod naman niyang tanong, sabi niya, paano daw kung ang mechanical tumatagas yung langis? Ano bang dapat mong gagawin? Anong remedy? Anong solution? Sabi niya kasi sa akin, ikaw, nagtatrabaho ka sa extruder machine. Halimbawa, nag-leakage yung oil doon sa gearbox, anong solution na gagawin mo? Sabi ko, may possibility yan, sir, yung oil cell noon sira na. O di kaya, matagal na, dapat palitan. Yun ang sagot ko. Yung sunod naman niyang tanong ay ganito. Paano daw kung yung hydraulic cylinder natin, gumagana naman yung pump motor ng hydraulic, pero wala siyang lakas, wala siyang puwersa. Anong solution na gagawin natin dyan, yung sa hydraulic cylinder? Sabi ko, base na rin sa experience ko sa previous company ko, kasi naengkwentro ko na yan guys eh. Sabi ko, may possibility niyan, ang siraan niyan yung o-ring. Mayroon kasing o-ring yung hydraulic sa loob, hydraulic cylinder. Ayun, sabi ko, palitan natin yun sir, para yun ang remedy dyan. Para may magkakaroon siya ng puwersa yung cylinder natin. Tapos ang sunod niyang tanong, sabi niya, are you familiar with pump motor? Sabi ko, yes sir, about three-phase and single-phase. Sabi ko naman sa kanya, familiar ako sir sa pump motor. Sabi niya, paano pag hindi na humahatak ng tubig yung pump, tapos yung motor umaandar naman, anong possibility na sira doon? What is the possible problem of that submersible, of that pump motor? Sabi ko, yung mechanical seal niyan sir, may possibility na sira. Hindi siya makahigop ng tubig. O di kaya, kailangan katihan ng tubig, lagyan ng kati yung tubig para magkakaroon ng pump, para mapapump niya. Kung hindi naman, baka yung put valve sa ilalim, yung put valve kasi sa ilalim, baka naman sira. Kaya nga yung tubig lumalabas, pinapasok ng hangin. Tapos ngayon, ang sunod niyang tanong, how can you convince me to hire you? Sabi ko sa kanya, try to hire me, sir, and then observe me for 3 months. If no more progress or if no more improvement, sabi ko sa kanya, send me back in the Philippines. That's only I can guarantee to you. Sabi ko sa kanya, try me to hire, sir, and then try me to work in your company. Try me for 3 months. If you can see no more progress, no more improvement, then send me home. Yun ang sabi ko sa kanya. Kaya nga siguro parang na-impress siya doon. Sabi ko naman sa kanya, mayroon akong alam sir na hindi ko nilagay sa resume. Sabi ko, may alam ako paano mag-rewind ng motor at saka mag-welding. Yun ang sinabi ko sa kanya na parang na-amaze siya doon eh. Sabi ko, hindi ko yan nilagay doon sa resume ko para kung i-hire nyo ako sir, bonus ko na yan sa inyo. Nagagawin ko yan sa company ninyo. Tapos sabi niya, nung kasunod na sabi niya, okay? Tapos doon na kami sa ano, sa magkano ba ang gusto kong offer. Sabi niya, kung i-hire kita, magkano ba ang gusto mong bigay? Pagbigyan mo ako ng 4,000, tapos 1 year vacation, payag ako sir na magtrabaho sa company ninyo. Tapos sabi niya, doon na, nag-offer na rin siya. Sabi niya, ini-introduce na niya yung company. Sabi niya, ang company namin ay meat processing. Tapos mayroon ding kape, yung gawa, yung iniinom ng mga Arabo. Tapos sabi niya, dito sa company namin, every year mayroong evaluation. Pag makitaan na good performance ka, may potentiality ka sa trabaho mo, marunong ka. So pag ma-evaluate ka na okay ka, may increment every year. Kaya nga nung na-hire ako, 2017, pagkatapos ng 1 year, pagbalik ko, galing vacation, na-increasean ako ng 400. Kasi nagbabase din sila sa output ng production. Pag maraming nabenta, doon din i-increase sa'yo. After 1 year naman, in-increasean ako ng 200 real. Real yun ha. Ang 400 real yun. Tapos ang 200 din ay real din yun. Bali, ang sahod ko lahat-lahat is 4,600 na lahat ngayon. Kasama na dyan ang food allowance ko na 300 times 12.80. Nasa 58,880 na ang sahod ko ngayon. Sana makakatulong ito sa inyo sa mga gustong mag-abroad bilang electromechanical technician na a-applyan.
Ihanda mo ang sarili mo sa mga ganong tanong. Itong lahat ng sinasabi ko, guys, ay batay na rin sa experience ko bilang electromechanical technician sa meat processing. Sana, guys, nakatulong ito sa mga baguhan, lalo na sa mga nais maghangad na mag-apply ng electromechanical technician. Kasi, guys, yun talaga ang garantiya ko sa inyo. Malaki talaga ang bigay ng electromechanical technician kasi combination yan sa electrical at saka sa mechanical na trabaho. Bali, ang trabaho mo dalawa. Pwede ka magtrabaho sa electrical, pwede ka rin magtrabaho sa mechanical. So, salamat sa inyong panunood, guys. Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli.